security guard na binarat ng kumpanya umalis sa serbisyo. Ngayon, nanalo po siya sa kaso laban sa ahensya. Hiling niya, makuha po ang inaasam po niyang benepisyo. Panoorin po natin. Ilan sa mga manggagawa na kadalasan na nakakaranas ng labor malpractices ay ang mga tagapagbantay ng mga establishmento o ang magigiting ng mga security guard. Hindi na rin na ibang reklamo ni Antonio Montserrat, isang security guard ng Rosario Filipinas Protective and Investigative Agency. Sumbong ni Mang Antonio, mapang-api at abusado raw ang Rosario Filipinas Protective and Investigative Agency. Kaya ako po sila na-complain dahil po sa hindi po sila nagbabayad ng tama. Marami po silang mga pagkukulang sa amin. Kinasuhan ko po sila ng underpayment. Holiday, wala po. 13 month, wala po. Night differential, wala din po. Agosto noong taong 2011, lumabas ang desisyon ng NLRC. Panalo si Antonio sa kaso laban sa Rosario Filipinas Protective and Investigative Agency. Pero ang problema, hindi sumusunod sa desisyon ng NLRC ang pasaway na ahensya. Bali po, ang lumalabas sa computation ng akin lang po ay higit po sa 363,000. Halos 7 taon na hindi pa rin po naibibigay yung aming, yan po yung desisyon ng computation. Puro follow-up, balak, balik kayo, balik. Wala rin po naman mangyari. Kaya po yung 363,000 na yan, na ganang akin po, dapat po ay may bigay nyo na po sa akin yan. Maawa na po kayo sapagkat yan naman po ay kinakailangan ko rin po sa akin pamilya. Aba. Ang ahensyang ito talagang abusado. 7 taon na palang pinapaasa ang kaawa-awang security guard. Sa pamunuan ng Rosario Filipinas Protective and Investigative Agency Incorporated, ang ganitong pang-aabuso sa karapatan ng inyong empleyado, tutuldukan ng kilos pronto! Okay, idudulugo natin itong problema ho ni Antonio Montserrat. Mukhang problemado talaga ho itong mamang ito dahil nanalo na ho siya. Ang tanong ho dito, yung bang desisyon po ng NLRC, nakarating po ba dito sa Rosario? Yeah. Filipinas Protective and Investigative Agency. Kung wala, baka tutulog-tulog po yung, tawag nito yung kanilang sheriff. Sheriff po ng NLRC. Kaya siguro, dalawang pwede natin tawagan ng pansin dito, ang mismong NLRC at the same time, ang sosya ng PNP. Dahil pwede ho nilang patawag ho itong Rosario Filipinas Protective and Investigative Agency. Minsan kasi, baka hindi na aktibo po itong agency na ito. Ito po'y nasa Laguna. Siguro, sabay na rin po open natin. Open pa ba ito? Yun ang tanong. Problema niya. Kasi kung open pa, madaling singilin. Yes. Kung hindi na, pero yung mga properties na lang. Bukas pa raw. Bukas pa. Oh. Sige ho. Sa sosyo ho namin, idudulog po ito, kundi man, dito po sa opisina po ng NLRC para matiyak ko natin kung nakarating po ba sa pamunuan po ng Rosario Filipinas Agency ito pong desisyon po ng NLRC. Okay? Paring Erwin, ito rin, isa pa. Ito naman, paring Alex, kinakaltasan ang kontribusyon sa SSS tuwing sahod. No? Pero hindi naman daw hinuhulog ang pera sa tanggapan. Ito raw ang istilong bulok ng Durobong Security Agency. June 2008, nag-low ng mayigit 6,000 piso sa SSS si Mariano Cabanillas nang siya'y magtrabaho bilang security guard sa dati niyang kumpanya. August 2008, nang lumipat si Mariano sa Elite Force Security Agency. January 2009, nag-umpisa ang pagkaltas sa kanyang sahod para sa kontribusyon nila sa kinuhang loan. Nang mga panahon ito, nagpa-follow up sa SSS si Mariano pero wala raw hinuhulog ang Elite Force Security Agency. Nangako ang ahensya na ayusin nila ito, subalit hanggang ngayon ay pumalo na sa mayigit 14,000 pesos sa kinakaltas sa sweldo ng pobreng CQ. Grabe. Pero hindi naman ito inire-remit ng ahensya sa SSS. Kasama po namin ngayon sa studio si Mang Mariano Cabanillas. Magandang hapon po, Mang Mariano. Magandang hapon po, sir. Paano po ninyo nalaman na hindi po, kayo nag-check sa SSS? Bali po sir, bali itong 2014 nung wala na po ako sa kanila, nagbayad po sila ng 9,000. Kaso nga lang, malaki na po yung interest. Okay. So, magkano pang kulang nyo? Bali, umabot pa ngayon, nasa 5,000 pa po. 5,000? Opo. Dapat yung ahensya na yun magiging... Sandali lang ha, Mang Mariano. Nasa linyo ng telepono si Ma'am Lilibeth Soralbo, ang Senior Communication Analyst ng SSS. Magandang hapon, Ma'am Lilibeth.
Yes, magandang hapon. Ay, magandang hapon din, Ma'am Lilibet. Thank you for si Erwin to, Ma'am Lilibet. Yes, Sir Erwin. At saka si paring Alex Santos. Nandito rin si Mang, yes. Si Mang Mariano Cabanillas. Ma'am, tanong. Okay. Nagtrabaho siya sa Elite Security Agency, Elite Force, alright? Kinakaltasan na kanyang sweldo, pero nalaman niya, nung wala na siya, na hindi pala inire-remate yung kanyang contribution. Umabot ng 14,000. Nung mawala na siya, nagbayad naman daw ng 9,000. So kulang pa rin ng 5,000. Ano ba ngayon, gusto ni tatay na siguradong up-to-date siya, hindi raw kasi nga may utang yung Elite Security sa kanya. Anong magandang gawin, ma'am? Ah, yes, sir. Bali, pwede siya mag-file ng reklamo o complaint of affidavit. Basta may payslip na talagang dinidakan siya. Makita ko nga dito, nagbayad una ng 9, tapos dalawang 1,500 kulang pa rin. Tapos isang 750. So, may balance siyang 5,000. Opo. So, pwede siyang magsadya, siguro sa akin na lang, para tas dalhin lang kahit isang payslip na may deduction ng loan. Aha. Para maimbisigan itong employer na to. Mm-hmm. Bali, yung 4-5 na kinalta sa ibang security agency, sa vigilantes po yun, sa ibang agency na yun. Ay, iba itong nagkalpas. Elite Force? Elite Force yung nagkalpas. Bali, yun yung ano. Unay mo Elite Force. Oh, Elite Force. Pero lumipat po siya, ma'am. Eh. Vigilantes. Nagkaltas po rin ng 4-5 sa akin. Nagkaltas din ng 4-5. Hindi rin ni-remit. Ni-remit. Kaso nga lang, na-combine sa, ano, sa Elite Force. Na-combine. So sir, parang sila nagbayad sa Elite Force. Opo. Paano ito, ma'am? Parang sila pa nagbayad. Yung isang agency niya nang nagbayad ng kulang. Okay. Pwede siya reklamo na yung affidavit of complaint sa SSS branch. Siguro pwede papuntayin na lang sa akin, Sir Erwin. Sige, ma'am. Para ma-fill. Ang gusto ko, ma'am, makulong itong mga hinayupak na ito. Maserba ng warrant o pares itong mga Elite Force na ito. Talagang maganda, mag-guardia na lang sila sa loob ng city jail. Ha? Okay, sir. Pati contribution niya, mukhang may mga sin. Para hindi alam, may mga walang ulog. Meron po akong ano, pahabol, sir, kasi yung may-ari ng Elite Force, si Police Serrano, binanta niya ako ng 2011 na pag nag-complain ako sa ISIS, may masamang mangyayari sa akin. Ay, hindi. Oh. Kalokohan yun, banta lang yun. Baka siyang may mangyayari sa kanya. Siya, may kalala, siya. Sino pangalan ng buwang niyan? Hindi ko alam, naririnig ko lang pa pangalan, Jen at saka James. James? Jen at James. Jen at James ng Elite Force? Pag-uuntugin ko pang ulo nyo. Anyway, sige po, sasamahan namin kayo sa SSS. Ano, Mang Mariano? Sige, sir, samahan namin kayo ha, para makasuhan. Sige, ano, ng certification. Wala akong magkuha sa doon. Okay, yung payslip. May payslip naman kayo? May payslip, pero walang pangalan. Walang pangalan ng ano, agency. May payslip? Basta may payslip. Samahan ka namin bukas, ha? Ay, sandali lang, ha? Ay, ma'am Lilibet Soralbo, thank you, ha? Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Nasa linya rin ang telepono si Colonel Police Senior Superintendent Ildebrande Usana, ang Deputy Chief for Administration ng SOSIA. Magandang hapon, Colonel Usana, sir. Good afternoon po, sir. Erwin po, Erwin. Sa inyo mga tagapakinig po sa inyong programa po. Narito po sa amin si Mang Mariano Cabanillas. Nagtrabaho po siya sa Elite Security Force, Elite Force Security Agency. Kinakaltasan ang kanyang sweldo buwan-buwan. Nung mag-check siya, sir, aba hindi naman hinuhulog. Nung wala na siya at lumipat siya ng agency, nagbayad naman daw itong mga kumag ng 9,000. Pero 14,000 na po yung kulang. Yung na-deduct po. O, na-deduct. Ang problema, sir, pagkatapos na nagbanta pa, pag ikaw nagsumbong sa SSS, may kalalagyan ka. Sabi pa sa kanya, Colonel Usana. Ano ba pwedeng magandang gawin dito, sir? Alam nyo ho, ang mga ganyang mga deductions at kailangan yung contribution ma-remit sa SSS, mandated po yan by law. Ibig sabihin, yung mga agency like Elite Force, obligado talagang i-comply po yan. Otherwise, makakasuhan po talaga sila dyan. Opo. However, sa level po ng SOSIA, titingnan po natin kung may mga instances na base sa informasyon na manggagaling sa Guardia, pwede pa rin ho namin magkaroon ng investigation para kasuhan po yung Elite Force kung ano pa ho ang mga pwedeng ikaso sa kanila ho. Active pa ba itong Elite Force na ito, Colonel?
I-verify ko po and I would assume meron po silang valid pero valid license, pero kung wala po eh mas mabigat to ang magiging kaparusahan nila. Oh. Eh sige po sir, ilalapit po namin itong sasamahan po namin si mga Mang Mariano sa inyong tanggapan, sir. Opo sir, mas mabuti po na dumulog po sa amin personally sa aming opisina kasi yung pong mga naitawag niyo po sa amin, na-actionan na po yun ng OSHA at nag-comply po yung mga ibang agencies. Oh, nabalitaan ko nga sir. Meron pa sir, so total nandiyan po kayo, merong earlier na problema parang Alex. Colonel, Colonel, idudulog na rin po namin itong problema ho ng security guard na si Antonio Monserrat. Siya po'y nanalo po sa NLRC, siya daw ay makakatanggap po ng 360,000 pesos. Batay ho yan sa naging pong pasyaho ng NLRC. Pero, until now daw ho, hindi pa daw ho binibigay ng Rosario Pilipinas Protective and Investigative Agency. Batay ho sa amin pong pag-check, eh bukas pa daw ho itong ahensyang ito. Baka pwede ho ninyong patawag itong Rosario na ito at magdasal na ho sila gamit pong Rosario. Sige po sir, Rosario Security and... Rosario Pilipinas. Laguna ho yata to, sa Laguna ho, sir. Opo, sir. Ganito po, sir. Ang NLRC decision, ini-enforce po yan ng SOSHA. Kapag hindi ho nag-comply ang agency, kina-cancel po namin yung or hindi po namin pinag-renew yung kanilang decision. Dapat to. Malaki-laki rin po 360,000, sir. Kawawa naman yung gwardyo. Mas mabuti ho, napigyan nyo kami ng kopya ng NLRC decision para mapatawag po namin yung agency. Kami pong bahala, magpapadala ho ng kopya ho dyan sa inyo po, Colonel. Thank you so much, sir. Opo, salamat din po, sir. Salamat sa sosya. Yun, samahan ka namin bukas, boss. Ha? Opo, okay. Thank you, sir. Para makahabol, maayos yan sa SSS sa problema nyo. Ano? Opo, sir. Yun.